Nandun na sila kuya guys. So, grabe. Makapal talaga yung kanilang jacket. Tanong-tanong tayo. Grabe. Yung lamig. Lay, hindi ko kaya yung lamig. Teka, papalit muna tayo. Grabe. Hassle ng mga subway station sila dito guys. Maliligaw talaga kayo kung hindi nyo inaaral eh. Kahit ako naliligaw din ngayon eh. Ayan oh. Welcome sa Wika Card. Ayan, so ang niload ko dito guys is 10,000 yen. Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another YouTube travel series. And for today's vlog guys, ay pupunta tayo ngayon sa Tokyo, Japan. So di ba, marami ang nag-aabang talaga guys na makapunta tayo sa Japan. So ito na guys, gagawa na tayo ng itinerary and also yung mga requirements, i-discuss ko rin sa inyo dito sa video na to. Syempre, pakikinig talaga ang kailangan natin, di ba, para malaman nyo rin kung ano yung mga pre-novide. So, nakalampas na rin ako sa immigration, nakapagbigay na ako sa check-in counter, na check-in ko na yung bagahe ko, and also nakalampas na rin tayo sa security check-in. So, ang gagawin na lang natin ngayon dito is waiting game na lang talaga papunta sa Tokyo, Japan. So, nandito na ako ngayon sa ating boarding gate. Guys, less hassle na ngayon ang ating immigration process. So, kaya guys, ay subaybayan na tong video na to kasi marami kayong malalaman and matutunan na naman para sa panibagong adventure natin and also sa experience and sa journey na mangyayari sa ating Japan travel series. So kaya abangan nyo talaga guys kasi napaka-exciting talaga. Nga pala guys, by the way, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10,000 subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero Camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. So guys, by the way, sa check-in counter, ang pre-send ko lang syempre yung check-in natin na baggage. So buti na lang guys is 10 kg, hindi tayo sumobra sa 20 kg kaagad kasi alam ko naman kapag pupunta tayong Japan is marami tayong mabibili. So nag-alat talaga ako para sa pasalubong, so buti na lang may remaining 10 kg pa kasi ang inavail ko sa setpack is 20 kg lang. I think okay na yun para sa akin, so hindi ko naman kasi papasalubungan yung buong barangay, diba? Bukod sa check-in baggage, ang pre-sign ko rin sa check-in counter is syempre yung round trip flight tickets natin and also ticket lang kasi ID lang naman yung kailangan. Guys, sa immigration naman, although kompleto ako sa mga pre-provide ko talaga, pero ang tinanong lang sa akin is kailan ako babalik, saan ako nag-work, and also sino yung kasama ko. So syempre solo travel lang tayo ngayon. So di ba dati sa Bangkok travel series natin, tayo ay may mga kasamang college friends. So ngayon solo travel na naman and I'm very excited and also kinakabahan rin. Syempre mag-explore tayo ng another country na naman. I think yun lang. Parang wala na akong maiisip na iba pa. Actually mabilis lang talaga guys. Dapat talaga confident lang kayo sa sagot nyo and also wag kayo kabahan talaga. Pero pinirinovide ko pa rin yung mga documents na possible tanongin ng immigration. So kagaya ng bank cert, yung travel insurance, syempre yung flight ticket nyo pabalik, and ano pa ba, Japan visa, ayan. So check natin kung ano pa yung mga requirements na pre-provide ko. Kasi naglalagay ako guys sa notes. So kung may iPhone kayo and may notes naman, so pwede nyo ilagay dun yung mga pwede nyo i-provide na pre-departure travel requirements para hindi na kayo ma-hassle. So bukod pala dun sa mga pre-provide ko kanina, vaccination certificate natin and also itinerary in Japan, yun lang naman. And e-travel guys, importante talaga yung e-travel. So dapat 72 hours before your flight, kailangan ay nakapag-fill out na kayo ng e-travel form para hindi na kayo ma-hassle dito kaka-fill up sa immigration. Marami kasi talaga guys na nakapila sa entrance ng immigration na nag-fill out pa ng e-travel kasi yun talaga yung kailangan paalis ng Pilipinas. E-travel is a must talaga guys and dapat hindi siya din i-disregard sa mga requirements kasi napaka-importante ang e-travel. So next pala guys, yung Japan visa ko is, di ba, nagpasa rin ako ng separate requirements doon. Gagawa na lang siguro ako guys ng separate video para doon kasi, di ba, para malaman nyo rin kung ano yung mga pwede nyo i-provide as a corporate or as a private employee dito sa Philippines. So ang nag-grant pala sa akin guys is single entry lang. So okay lang sa akin kasi first time naman. Actually nababasa ko nga sa FB, single entry ang ginagrant talaga sa mga first timers going to Japan. So by the way guys, this is my first time going to Japan. So I'm happy. Happy talaga guys kasi hindi ako makapaniwala, 'di ba? Noong nakaraan nag-Bangkok lang tayo, ngayon Japan naman. So new country, new people, new journey experience. Yun talaga yung nag-aabang sa akin doon. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero let's see sa another travel vlog series natin sa Japan. So, ang kailangan din guys is yung Japan web. So, di ba meron tayong fill upan kapag
pupunta tayong Japan, yung Visit Japan web. So kailangan kasi guys yung immigration QR code and also yung customs declaration QR code nila. So ilalagay ko na lang dyan sa screen guys kung saan nga ba yung website na yon para makapag-fill out din kayo in case na magta-travel kayo going to Japan. So importante din yun guys kasi hanapin yun sa Japan. So I think yun lang yung mga pre-departure travel requirements na pre-provide ko para sa immigration. So para ready lang talaga guys. Syempre hindi naman natin maiwasan na baka matanong talaga yung immigration officer. So no hate naman kasi ginagawa lang talaga nila yung trabaho nila. And syempre tayo as a traveler, syempre responsibility natin i-provide yung mga documents na yun. So lumabas muna tayo ng boarding gate kasi hanap muna ako ng mga kainan. And nagugutom na rin kasi ako and kailangan ko rin mag-coffee din para sa flight din. Medyo gising tayo. Siyempre gusto natin makita yung magandang view mamaya ng Japan. So hanap ako ng pwede mo pagkainan dito since marami naman yung mga open. Iniisip ko guys kung pwede tayo dito sa Bluesmith kasi onto yung tao dito. Pero baka pricey yung mga foods. Kasi dito guys sa Kenny Rogers, punuan. And dito sa katabi na store naman. Tapos dito sa Tapaking, siyempre punuan din. Kasi pangmasa talaga yan. So hindi ko tuloy alam kung saan ako kakain kasi medyo punuan talaga yung mga restaurant dito. Natitempt talaga ako guys dito sa Bluesmith. Try kaya natin yung mga foods nila dito. So tama nga yung judge natin guys, medyo pricey nga talaga yung food dito kasi 380 pesos yung grilled cheese sandwich nila and also yung Spanish latte na small lang, 170 pesos ko siya nabili. So antayin na lang natin, so ito yung mga nasa table, papakita ko muna sa inyo. So ito yung shades na gagamitin natin for Japan and ito yung passport and also ito yung waiting number nila. So hindi ako na-inform guys, medyo malaki pala yung servings nila dito, ayan o. Good na rin for 2 people siguro ito. Yan, may fries din pala yun kasama. Tsaka ketchup. Tapos ito yung Spanish latte natin. Parang imimix pa siya, no? Sige, kain muna tayo, guys. Walang tamis yung Spanish latte. Parang pait lang yung lalasahan ko. Or baka hindi pa talaga nahalo totally. Pero kanina ko pa siya inahalo. Itong price goods to. Solid guys, itong grilled cheese nila. Parang nagre-remind sa akin yung kinakain natin sa 7-Eleven Bangkok. Ito yung lasa niya. Yep. Solid yung lasa ng sandwich. Yep. Oh, maubos ko to ah. So sa Spanish latte, medyo nadi-disappoint lang sa lasa. Pero sa food naman nila ako ngayon, mapait eh. Hindi ko talaga malasahan yung tamis ng Spanish latte. So done na tayo kumain guys sa Bluesmith and hindi ko naubos yung kanilang Spanish latte kasi hindi ko bet talaga yung lasa. Ang pait talaga. So nandito na ako ngayon sa boarding gate number namin and waiting game na lang din kami na matawag na kasi ang time ngayon is 5 a.m. na rin. So ang flight natin is 6 a.m. bound to Tokyo. So by the way guys, nga pala, nagpapalit na pala ako ng yen dito sa Pilipinas and shout out nga pala guys sa BDO SM City Cubao branch kasi doon tayo palagi nagpapalit. Nung nakaraan diba ng Bangkok vlog natin, nagpapalit tayo doon ng USD. So ngayon Japanese yen naman. Ang sistema lang sa kanila is kailangan nilang magpa-reserve a week or a month before kasi kailangan nila i-reserve yung third world country na dollars or yung currency. So may balita kasi guys na wala halos money changer dun sa airport. So ang recommended talaga is magpapalit na dito sa Philippines pa lang. Kasi kapag dun kayo, mahirapan kayo maghanap daw ng mga money changers. So yun yung na-research ko rin. Kaya recommended ko talaga na dito na kayo magpapalit sa Philippines. Or di kaya magdala kayo ng USD rin dun sa Tokyo and also around sa Tokyo City Center dun kayo magpapalit. Maghanap na lang kayo ng mga money changer around Shibuya, Shinjuku. So, dyan yung mga possible may money changers. Pero dito kasi guys, sa airport, limited lang daw.
Kaya hindi ko rin masabi pa kasi first time rin natin makapunta, pero better to be ready na rin talaga kapag pupunta kayo sa Japan. So by the way guys, ang month pa lang ngayon is November. So winter season na ngayon sa Tokyo. And syempre tayo ay bumili kahit isang outfit lang dito sa Philippines. So ang plan ko kasi talaga is baka bumili lang tayo sa GU ng outfit natin kasi mas mura daw yun kaysa sa Uniqlo. So nag-check din kasi ako sa Uniqlo and medyo mahal nga yung mga damit, kaya let's see. So magdadagdag na lang tayo once na nasa Tokyo na tayo kasi konti lang din talaga yung dinala ko pang winter outfit. Syempre hindi naman tayo sanay sa Philippines na malamig, di ba? Kaya hindi tayo bumibili ng pang winter outfit talaga. Kung nakita niyo naman sa video kanina guys, boarding na kami and I'm very excited na. So mas nagpa-excite pa sa akin guys is may mga kasama na rin tayong mga Japanese dito sa flight. So I'm very excited to Tokyo na talaga. And baka mamaya ang gagawin lang natin sa flight is matutulog tayo. So sana ay walang nangyari, agawan na naman sa seat dito. So yun yung con kapag nahuhuli kayo dito sa boarding gate, possible na maagawan kayo ng seat number. So dapat ay medyo early din kayo pagpapasok kayo sa plane para hindi kayo maagawan nung desired seat nyo. Kasi ilang beses nangyayari to sa akin na naagawan tayo ng window seat since palagi nga tayo sa window seat na uupo. So yun, ngayon window seat ulit. So sana ay maging maayos and smooth lang yung pagsakay natin sa airplane at walang maging aberya or I mean random na umupo dun sa seat natin. So medyo nasa dulo tayo kasi seat 40. So hindi pa tayo nagpapalit guys ng damit kasi mamaya pa tayo sa Tokyo. And naka-polo shirt lang muna tayo kasi mainit dito sa Manila. So mamaya pa pagkatawid ng border ng Japan. So excited na ako guys, window seat tayo. And sunrise na pala guys, pakita ko sa inyo yung napakagandang view. Ayan no, inabutan na tayo ng bukang liwayway. Ganda no. Ganda yung view natin mamaya dito. Dami ng tao. Terminal 2 and
nababa pa lang ng mga pasahero kasi ako nasa pandulong part pa, kaya medyo matagal pa bago tayo makalabas. Pero ang degrees pala ngayon is 8 degrees. So kailangan talaga ay may jacket kayo pagkalabas na itong airport na to. Since sa airport daw may heater naman, pero pagkalabas na super lamig daw ngayon. So tinanong ko rin kasi mga cabin crew. And by the way guys, 1 hour ahead pala itong Japan. So kunyari kapag 11 a.m. dito, so sa Pilipinas is 10 a.m. pa lang. Doon niya sila kuya guys. So grabe, makapal talaga yung kanilang jacket. Feeling ko talaga super lamig ngayon sa labas. 8 degrees kasi. Guys, touchdown. Ay, against the light pala. Super lamig. So, nasa check-in baggage ko kasi guys, yung sweater and yung jacket ko. So, kailangan na natin magpalit. Super lamig talaga, grabe. Tuwatagas na sa damit ko yung lamig. Grabe. Lamig. Hindi ako paniwala guys, first time ko kasi dito sa Japan. And ang sistema lang dito, isusundan natin yung bunso ng tao kung saan sila pupunta. Kasi doon din tayo pupunta for sure. Kasi kailangan natin i-present yung pinilapan natin sa Visit Japan web na QR code. So, for customs declaration, tsaka for immigration. Welcome to Japan! Hindi tayo makapag-ingay guys. Medyo tayo himik dito. Excited na ako. Grabe, lamig! So ang agenda natin pagkalampas ng immigration tsaka customs declaration ay I think baka kukunin na natin yung pocket wifi natin kasi guys nag-pocket wifi ako. So yung iPhone 8 Plus ko kasi ay bawal pala sa eSIM. So yun yung original plan ko, eSIM talaga, pero sayang naman kasi may restrictions din pala ang eSIM. So be aware of that kasi kailangan nyo malaman kung possible ba yung eSIM sa inyo. So kaya nag-pocket wifi na lang ako para hindi rin ako ma-hassle and hindi mabilis malobat yung aking phone since kapag naka-data, mabilis malobat yung iPhone 8 Plus ko. Baka magpalit na rin kaagad tayo. Sobrang lamig talaga guys. Kailangan natin makuha yung pagkain natin. So ito pala yung kanilang famous na photo ops. Yung welcome to Japan. So hindi na tayo magpipicture dyan. Dito na tayo sa labas. Laki ng airport din nila guys, no? Medyo malayong laka rin din, pero ma-feel mo talaga yung tumatamang aircon sa mukha at sa katawan mo. Tapos may napansin akong Japanese dito guys, parang worker siya dito sa airport. And grabe, dinala niya talaga habang dito, toothbrush siya, as in. Grabe, sobrang dedicated niya sa work para hindi siya malate. Talagang nagtututbrush niya sa daan, as in. So, nagulat na ako kasi grabe yung disiplina nila sa oras talaga. Guys, so welcome to Japan! Grabe, para mauubos yung memory ko dito sa Japan guys, simula pa lang oh. Ang dami ko ng film, pakaganda. Tingnan nyo yung dinadaanan ko ngayon oh, ang ganda, ang ganda-ganda ng view. Ayan, nandito na tayo sa immigration. So bawal na yung camera dito. So balitaan ko na lang kayo mamaya guys. Goodbye muna. A few moments later. So nakalampas na tayo sa immigration tsaka sa customs declaration. And marami naman palang Pinoy na workers din dun guys. So bawal kasi yung camera kaya dito na lang ako nakakapag-vlog. Pero ang next agenda muna natin ngayon is hanapin kung saan yung pocket wifi na rental. Kasi i-present natin yung clock voucher natin. So na-available lang siya sa clock. And also mapapalit na rin tayo ng damit kaagad. Grabe, welcome to Japan. Solid. Hindi ako makapaniwala guys, nasa Japan ako ngayon. So ganito rin siguro yung feeling nyo kapag nandito kayo. Ayaw nyo muna lumabas sa airport. Gusto nyo muna i-absorb yung mga paligid talaga. Ganda, grabe. So pwede na kasi dito mag-film, pero dun sa loob ng customs and declarations, maraming bantay. So bawal. Wait lang, pahinga lang tayo saglit. May mga waiting area din naman sila dito. So sa kalagitnaan naman itong departure or arrival nila, meron naman palang information center dito. So pwede kayo magtanong. So nakakatawa guys, kasi katabi lang pala ng information center. Dito lang information sa likod ko. Tapos ito na yung pag-claim or pick-up ng pocket wifi. So wifi rental lang muna tayo. Teka, kasi kasuhin muna natin itong mga to bago tayo mag-vlog ulit. So na-claim na natin ang pocket wifi natin guys. Ano siya? You know, medyo madali lang talaga i-set up guys to. On lang natin, then kailangan lang din i-charge
up to 6 hours yung battery life niya. So I'm happy kasi marunong naman pala mag-English yung mga Japanese dito sa airport. So I don't know if sa labas carry pa ulit nila mag-English. So let's see. Pero dito sobrang less hassle talaga. Napakabait din ng mga tao. Nakakonnect na ako sa wifi. So ang agenda ko muna is mag-picture taking bago natin hanapin yung pagbili ng Narita Express and also yung pag-claim ng railway pass and welcome sa Wika. So yun yung mga agenda natin. Marami pa tayong kailangan gawin dito. So, picture muna tayo. Hanap muna tayo ng photo spot. Kasi maganda talaga dito yung kalagitnaan nila kapag dito kayong picture sa center mismo. Bababa na tayo ng subway ngayon, guys, para sa Narita Express tsaka sa Unlimited Pass. Ayan, train. Dito lang siya sa baba ng information counter tsaka yung pinagkuhaan natin ng pocket wifi. So, ito na ata yung sa train. Ayan na, guys. Kabado na ako. Mga 20. Saan tayo dito ngayon? Narita Express. Oh, tanong-tanong tayo. Grabe. Ang lamig. Hindi ko kaya yung lamig. Teka, papalit muna tayo. Meron na pala dito, guys. Welcome sa Wika. So baka per-purchase muna tayo bago natin hanapin yung Narita Express. Sana yun. Ah, baka papasok pa tayo dun. Daming subway station kasi dito sa Tokyo. Buti lang talaga, guys. Nag-avail na ako sa Klook. Tingnan nyo kung gaano kadami. Oh, may Skyliner pa tsaka Keisei. Yan dito. Tingnan natin kung paano to. English. Adult card. Please select the desired charge amount. Okay, 10,000 yen. Please insert money okay. For credit card. So dito tayo tinuro, guys. Another ticket machine. Reserve seat. Read QR code. Okay. Oh. Please wait, checking na. Issue ticket. Ayan. Madali lang naman pala siya, guys. Ito yung card. Ito na, ito pala. Thank you very much. Wow. So, na-claim na natin. Hindi ko gets, guys. Bakit dalawa yung binigay sa akin ticket? Pero bahala na. Dito lang siya, guys, sa tapat ng information center. So, dyan yung information center. Tapos dito lang sa B. Bakit hindi makita? Ano ba naman yan? Naglolo ko, guys, yung pocket to ko. So, dito lang siya sa B. And dito lang tayo nag-purchase ng Suwika. So, madali lang, guys. Kayang-kaya nyo yan. Kaya, English lang. So, na-claim ko kaagad. And also, pakita ko na rin sa inyo yung Suwika card. Teka lang. Ayan, oh. Welcome, Suwika card. Ayan. So, ang niload ko dito, guys, is 10,000 yen. So, alam ko na, guys, kung bakit dalawa. Kasi para isa pala dito, tsaka isa sa pe-present sa train. So, i-insert ata. Okay. Nice. So, car number 7 tayo. Grabe. Hassle ng mga subway station sila dito, guys. Maliligaw talaga kayo kung hindi nyo inaaral eh. Kahit ako, naliligaw din ngayon. Buti lang may mga mapapagtanungan, guys. So, dun sa JR East Line na service center, pwede. Ayan, may lift naman sila. Bawal pala yung maleta dun sa mga escalator. Ang galing, no? Napaka-disiplinado talaga ng Japan. Guys, medyo nahirapan ako sa elevator nila. Wala masyadong English translation. So, ito lang dito tayo sa baba. So, antayin naman natin yung train. 2 PM pa naman siya. Marami. Narita Express. Ito may mga waiting line naman sila dito. Papunta sa Tokyo City. So, ito man limited pass pala natin, guys, is makiklaim pa sa Tokyo City mismo. So, wala daw dito sa airport. So, nagtanong din kasi ako kanina sa information counter. So, ngayon, nandito tayo. Naka-wait lang sa Narita Express kasi pini-wait natin yung number 28, I think, tas car 7 tayo. So, may seat number na rin kasi, guys, kailangan reserve kayo dito sa Narita Express. Guys, I think lahat naman ng agenda ay nagawa ko na ngayon kasi, guys, yung unlimited pass din pa siya sa Tokyo City mismo. So plan ko, guys, putulin muna dito yung first part ng ating Tokyo Travel Vlog Series. So guys, sana ay nag-enjoy kayo and marami kayo natutunan dito sa ating Japan. Confusing part talaga, guys. Grabe, naligaw ako, nalito ako dito, guys. Medyo hassle talaga kapag solo traveler kayo. So dapat aware kayo sa mga pupuntahan nyo talaga. And research talaga. And marami rin naman dito mga information counters. So tanong-tanong lang din ko sakali kasi medyo nakakalito din talaga. So habang nag-aantay ako ngayon ay
baka gagawa muna tayo ng sa ating second video about sa visa requirements natin. So abangan nyo yun guys, kasi importante din yun kung paano nga ba ako na grant ng single entry. So okay lang muna kahit single entry lang, kasi yun nga, nasabi ko rin kanina na kapag first timer ka mag-apply ng Japan visa is single entry yung kalimitang binibigay nila sa'yo. Hindi ko naman nilalahat, pero kasi yun mostly daw nababasa ko sa reviews, yung mga binibigay single entry lang. So I think yun lang guys. So kung nagustuhan nyo itong Japan video na ito and itong part 1 Japan vlog natin, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Tokyo vlog again in the next one. And for today's vlog guys, ay i-discuss natin kung paano nga ba ako nag-grant ng single entry for Japan visa. So may mga vending machine din sila dito sa Narita Express. Sarap, isang malaking pahaba yun, Narita Express. Tapos dito lift, elevator. So maraming elevator kaya hindi kayo mahasa. Mga nakalagay sa visa application form. And also multiple entry form. Syempre kailangan handwritten signature din.